you know, papalipat tayo sa kabilang bakod mga idol dahil magandang hangin at siyempre, itong Vietnam kit natin, isang beses ko palang napalipad siya ngayon, pakalawang lipad niya, testing natin. Dito tayo sa may Kabakayan, hindi tayo pupunta sa bukit kasi malayo tsaka mainit pa, alauna pa lang ng hapon. So tara, samahan nyo kami, punta na kami sa likod. Dito na kami ngayon sa paliparan mga idol. So itong paliparan natin ay medyo masikip pero okay lang yan. Basta galingan na lang natin na mag-control para hindi siya bumagsak. Kasi kapag di ka magaling magmaneho, kaya magpiloto, kaya mag-control dito sa gantong paliparan sa mga masisikip, babagsak yan, di ba? Lalo kapag guryon at medyo may kalakihan. Ayan. Ang direksyon ng hangin ngayon ay pupuntang Kanluran. Ayan, itatalang na. Tasta lang natin yung camera para makita natin pag lumipad. Ayan. Nalin na natin mga idol para makapagpahinga na tayo kasi andito naman na siya sa gilid ng bahay. Ayan. So chillax lang tayo dito, at least nasa compound tayo, wala tayo sa bukid, 'di ba? Hindi natin kailangan lumayo para makapagpalipad kasi
Okay naman yung hangin. Ayan. Subali, update ko kayo mamaya mga idol kung okay pa yung kanyang lipad. Kasi ang lakas ng hangin, sobra. Bagyuhan, okay? So, see you. Ito pala yung mga guryon natin ngayon mga idol. Pakita ko lang sa inyo. Habang dito pa tayo sa bahay. Siyempre, update ko na kayo. Subali, may tutubi tayo. Dalawang turatora, isang jet kite, isang bubuyog, tapos isang butterfly, tapos yung dipalayok sa pinakalikod. Kasi itong Vietnam kite na pinapalipad natin, pangalawa, dalawang Vietnam kite natin, itong isa pinapalipad natin. Ito siya ngayon. Ayan. Tapos yung isang Vietnam kite nandoon, nakatago sa bahay ng pinsang ko, bahay nila. So, sa kanya ko na kasi binigay yon yung kulay pula na Vietnam kite natin, nandito siya, nakasabit din. So, binigyan ko ng tatlong saranggola yung pinsang ko na mahilig sa guryon, no, kay saranggola. Dito siya, ayan. Yung sapi-sapi niya na kite fighter na napakatayog kahit malakas yung hangin kaya ang kaya. Tapos, Vietnam kite na pula, as yung 3 star sa kanya na ngayon. Ayan, yung pinsang ko. Siya yung kasama ko kanina nagpalipad. Cute ng pusa niya, no? Ito yung guryon natin kitang-kita dito. Saan ba? Ayun. Yun. Tayo go. Yan. So, tara, balik tayo dun sa kinaroroonan niya. Ito pala yung aking bike na Java Silur 2 na nabili ko dahil kay YouTube sound natin. Ayan. Yan. Ito yung tali niya. So, bali, ito pala. Ano ko lang sa inyo. Kaya may PVC ako dito, hindi ako gagawa ng boga. Gagawin ko dyan, tank yan ng aking gagawin na ball bearing gun, no? Kaya yung air gun na parang ginawa akong tutorial nung kailan. Yung ginagamit ko dati bote ng ano, bote ng insecticide. Pero ngayon, tatry ko PVC. So, sabi nila maganda daw yan, tsaka malakas. Ayan. Ayan yung guryon natin. Ang ingay niya dito sa kabahayan mga idol. Ayan na siya, oh. Tayog. Yan. Yan, daming ibong maya dito. Ibong bahay pala. Ayan yung buli, tingnan nyo. So yung buli dito, mataas kaya hindi ako nakakuha dyan ng pangsumba ko. So syempre, dahil mataas, laminating film na yung gagamitin ko. Sabi nila malakas daw yan eh. Yung buli na pangsumba kahit 1 kilometro daw yung layo. Malabaka daw yung tunog. Rinig na rinig daw pa din, sabi nila. Di ko pa kasi na-testing yan, di ko pa na-try. Ang na-try ko pa lang, laminating film, film strip, plastic bottle, tsaka yung bayong, tsaka sako, yun pa lang yung na-try ko na pansumba, di ba? So bali, bababa na natin mga idol kasi ininext ko na pala pa rin yung isang Vietnam kite. Itatry natin yung paabutin hanggang gabi mamaya kasi maganda lipad nun at matayog. Ayan, so bali, nag-eyeglass din ako kasi kapag tumitingala ako, tapos itignan ko yung saranggola, nakatapat kasi siya, halos nakatapat siya sa araw kaya masakit sa mata kapag wala kang eyeglass, kaya ako nag-eyeglass para hindi ako masyadong maano, masilaw, di ba? Ayan, so baba na namin to mga idol. Ayan na ka, uwi na natin itong ating
Vietnam guy. Next natin yung isa. So, abang-abang na lang kayo sa mga next video. At syempre, dito ko na puputulin itong video. Sana nag-enjoy kayo kahit papano, diba? At syempre, sa mga bagong bisita lang sa aking channel, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng mga videos na kagaya na ito, ay updated ka, okay? So, kita-kits na lang ulit sa mga next vlog natin. God bless!